So isa pong kagalakan muli sa akin na makaharap sa inyo kahit hindi po Sunday, kahit ito po ay informal lecture and fellowship, isa po itong kagalakan sa akin. Kaya po ako ay napapunta dito, bigyan ko lang po ng context, bukas po kasi ay makikijoin ako sa isang ordination. Isang malaki po na friend ko yung i-ordain as missionary sa Morong. So, nung in-invite ako nito, siya ay from Bahrain. Uuwi siya dito para i-ordain and then babalik ng Bahrain. And naisip ko na makatulog kila dito ng Dubi. So, doon na, and the rest is history. Napagtuloy pa. Anyway, isang privilege at kagalakan sa akin na makapag ambag ng mga katotohanan ng panungkol sa salita ng Panginoon. So ang na-request sa atin na topic ay hindi na po bago sa inyo. Yung iba dito ay malamang review na sa iba, pero makikita natin na napakayaman ng salita ng Diyos. So ang pag-aralan po natin is about covenant theology or doktrina ng tipan, at hindi po ito generic na pagtuturo patungkol sa covenant theology. Ang specific po na position ng pagtuturo nito is position po ng mga, at least ng ilang mga Reformed Baptists, Particular Baptists, ang 1689 Federalism. Ito po yung minsan na nakakalungkot among Reformed Baptist churches ay hindi masyadong napapag-usapan ang issue na ito. Pero kailangan po natin makita kung ano yung importance, kaya kailangan natin makita kung ano yung importance ng topic na ito. Meron pong nagsabi na ang covenant theology ay yung marrow of divinity. Kanina, kunekwento ni Brother Dero na yung daw kanyang marrow ay pinagtan ng baka, tama ba? So, ibig sabihin, ganun kahalaga yung marrow. So, tinatawag ng mga theologian na ito ay marrow of divinity. Ibig sabihin, napaka-importante. A marrow is at the center of the bones which shape our body, and marrow gives health to the body. Hindi lang po ito masarap sa bulalo, kundi sa katawan natin, napakahalaga niyan. Sabi ni Walter Chantry, "The doctrine of the covenants is at the core of theology, and the health of any theological system depends on its understanding of this truth." So, sabi ni Walter Chantry, yung doctrines of the covenants ay nasa sentro, napakahalagang doktrina. At yung understanding natin, paano natin ang unawaan ang covenants, ang mga covenants in the Bible, ay nakadepende dito yung understanding natin sa iba't ibang mga bagay patungkol sa ating Kristiyanong pamumuhay. At mayroon pong nag-define ng Reformed theology, si R.C. Sproul po ang nagsabi nito, na isang Pedo-Baptist theologian. Sabi ni R.C. Sproul, "Reformed theology simply means covenant theology." So napakahalaga po, diyan natin makikita yung importance ng topic na ito, na kapag kinilain ng isang church or ng isang mananampalataya na siya ay isang Reformed Christian, belong to a Reformed church, eh sinasama rin po ng ibang mga theologian like R.C. Sproul, that Reformed theology simply means covenant theology. So ito po yung nag-distinguish natin, ito po yung nag-distinguish sa ating mga ibang mga kapatid, like ng mga dispensationalists, like si John MacArthur, gaano man kasolid yung kanyang preaching, ang kanyang mga pagtuturo, eh hindi po siya makakategorize as Reformed dahil siya ay dispensationalist. So ito po yung nag-distinguish sa atin, at least in general sense, yung pagiging Reformed is yung belief natin sa covenant theology. Sabi ni Samuel Renihan, napakaganda po ng book nito,
the mystery of Christ, His covenant and His kingdom, sabi ni Samuel Relihan, covenant theology discusses, by definition, the forest and trees, the macro and micro perspectives of the scriptures. And not only does covenant theology bring to light the large and small details of the progress of redemption, but it also interprets and explains the theological significance and systematic implications. So ang sinasabi dito ni Samuel Relihan, yung covenant theology daw ay tool para maunawaan natin yung mga nangyari, lalo-lalo na po sa Old Testament. Kesa New Testament, madali na po maintindihan. Dahil lalo yung mga epistle ni Apostle Paul, ay talagang teaching yung mga yon, madali maunawaan. Ang ginagawa ng covenant theology, sabi ni Relihan, yung mga history of redemption, yung sa Canaan, yung sa time ni Moses, nung iniligtas yung Exodus, nung iniligtas ng Panginoon ang Israel sa kamay ng mga Egypto, eh, ini-interpret mo paano natin ito maunawaan, at ang sabi ni Relihan, ang tool para maunawaan natin itong mga events na ito, itong mga sacrifices na ito, ang tool is covenant theology. Siya yung magpapakita kung ano yung ibig sabihin nito, ano yung significance nito, at sabi ni Relihan, ano yung systematic implications ng mga events, lalo-lalo na po during the Old Testament. So para magkaroon po tayo ng idea or context, bakit big deal ito sa atin? So maganda na magkaroon po tayo ng brief comparison sa isa pang model ng covenant theology. Tayo po ay Reformed Baptist. Naniniwala tayo na ang baptism is for believers only. So yung ating mga kapatid, yung mga Presbyterian and Reformed, ang tawag po sa kanila yung mga pedo-baptist or naniniwala sa pagbabaptize ng mga bata. Dahil, alam niyo ba kung bakit nagbabaptize sila ng baby? Because of their understanding of Old Covenant. Hindi po simpleng dahil wala sa New Testament na sinabi ni baptize yung baby, eh tama na yung position ng Baptist. Hindi po ganun kasimple ang argument natin as Reformed Baptist. Pero para magkaroon tayo ng context and idea, para magkaroon ng comparison, tingnan po natin ang position, at least yung brief comparison lang po, hindi ko po malalahat, ng Pedo-Baptist Federalism. So simula po tayo sa agreements. So para may compare natin, tingnan natin yung mga agreements. Ang agreement ng dalawang position ng Baptist Covenant Theology at Pedo-Baptist Covenant Theology, both position, ang tinutukoy ko po dito ay yung Westminster Confession of Faith, na yun yung counterpart ng 1689, both position ay niniwala po sa tinatawag na Covenant of Redemption. Ang Covenant of Redemption po ay ito yung covenant, eternal covenant among the Godhead between the Father and the Son. So, naniniwala itong dalawang position na ito, na ito po ay necessary sa Reformed Covenant Theology na maniwala sa eternal transaction between the Father and the Son. Hindi po yun yung pag-aaralan natin ngayon. Pwede po tayong magkaroon ng time for that. Pero both position, ito lang po, merong nangyaring transaction o yung pakipagtipan ng Father and Son. Mga text na ako ay naparito upang gawin ang kalooban ng Ama. So, nagpapakita yun ng will. May pagkakasundo na may binigay na utos sa Ama sa anak. So, yun ay nangyari. Ito tinatawag na Covenant of Redemption. So, both Covenant Theology ay naniniwala po sa ganung principle. And then, both
Federalisms ay naniniwala rin po sa free fall covenant o yung tinatawag po na mas kilala bilang covenant of works. Both position at necessary ito sa pagiging reformed ay ang paniniwala sa covenant of works. O ito yung ito naman yung tinatawag natin na pagkikipagtipan ng Diyos kay Adam. Upon his obedience, nakadepende doon yung kanyang glorification o yung kanyang eschatology para magkaroon ng better mode of existence. If tama yung ganung language, para mag-glorify si Adam, eh kailangan yung sundin yung utos, yung covenant na yon. At ang tawag po dyan ay covenant of works. And of course, both position ay naniniwala sa one way of salvation. Hindi po nag-iiba yung paraan ng Diyos ng pagliligtas sa kanyang mga hinirang. Ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo o naniniwala sa covenant of grace. Sabi ng confession mismo natin, chapter 7.2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace wherein he freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ. So ang sinasabi ng confession of faith natin, after na magkasala si Adan, si Eva at Adan, at pinalaya sila sa Garden of Eden, isa lamang ang paraan para sila ay maligtas. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So hindi nagbago po yung paraan ng kaligtasan. Bagamat nagbago yung tipan, pero hindi nagbago yung paraan ng kaligtasan. And both positions ay naniniwala sa continuity of the moral law of God. So yan daw, yan po dapat ang ating linawin. Kasi may nag-accuse na ang logical conclusion daw ng 1689 federalism is denial sa moral law. Hindi po. Both position ay naniniwala, ito man ay Westminster Federalism or 1689 Federalism, napaka-dogmatic ng view sa moral law, sa continuity ng moral law. Kinopya lang po ng 1689 kung ano yung position ng Westminster kapag pinag-usapan ng moral law. So yan po yung mga agreements, at least yung pwede natin mabilis na makita. Pero ito po yung mga disagreements. So nakita na natin yung agreements. Ang disagreements ng dalawang position na ito, at mas makikita po natin yan mamaya, 1689 Federalism teaches that the Mosaic Covenant was a type of covenant of works. So para po maunawaan natin, sa mga pedobaptists, at least ito po yung classical view, sa WCF Federalism, sila ay naniniwala sa isang covenant lamang, one covenant of grace. So itong one covenant of grace na ito ay administer sa dalawang people. Ito yung nation ng Israel. And sa church. Kumbaga ang church nung kumbaga yung church nung Old Testament ay Israel. So sa Westminster Federalism, both particularly ito po ay naging formal through Mosaic Covenant. So for them, yan ay administration ng covenant of grace. Pero dinidinayan ng mga 1689 Federalists. For them,
Ang Mosaic Covenant is a type, was a type. Kapag sinabi po natin type, nabanggit ko po kanina yung Adamic Covenant, hindi po iisa yun. Bagamat type siya ng yung Mosaic Covenant was a type of a covenant of works. Mamaya, makikita po natin yan mamaya-maya. And then 1689 Federalism teaches that the covenant of grace is the new covenant. So sa covenant na ito, yung covenant of grace ay administer sa Israel, pero sa 1689, ang covenant of grace ay walang dual administration, kundi ito yung new covenant. I-explain pa natin yung mamaya kung paano yung nangyari. Pero yan yung belief, yung malaking pagkakaiba ng dalawang position. And then, 1689 Federalism denies the one substance with multiple administrations model by the Westminster. So, dinidenay ito ng 1689 Federalism. So, ito po yung Westminster Standards. Yan po nakasulat dyan. One covenant under two administration. So, ibig sabihin, itong covenant simula sa Genesis 3:15 do meron pong dalawang position, kagaya ni Lorraine Butner, naging covenant of grace lang siya sa Abrahamic covenant. Pero yung common belief sa Genesis 3:15 pa lamang, yung proto-evangelium, mas majority yun na yun yung position ng marami, na yun yung covenant of grace sa Genesis 3:15. Pero basically, ang point nila, nagkakasundo sila na itong old covenant was an administration of the covenant of grace. Kaya sabi nung Westminster Confession of Faith, this covenant was differently administered in the time of the law, Mosaic covenant, and in the time of the gospel, new covenant. So yun yung Confession of Faith nila. While ang 1689 Confession ay hindi po ginamit yung word na administration. Ang ibig, siguro ang mababaw na salita doon sa administration is application, administer. Diba, nagbalik tayo ng administrasyon, si Duterte, at iba na yung presidente, si Marcos. Iba yung administration, pero same yung gobyerno na kanilang pinangahawakan. Pero parang ganun. So, same ng covenant of grace, iba lang yung administration. Pero sa Baptist Federalism or sa 1689 Confession of Faith, hindi po ginamit yung word na administration. Tingnan nyo po yung pagkakagamit ng Confession of Faith. 1689 chapter 7.3. Yun po yung keyword. This covenant of grace, ginamit yung word na covenant, umapatungkol sa salvation or yung way of salvation. Ano po yung ginamit na word? Hindi po was differently administered. Ang ginamit po noong confession, kung sa Westminster, ginamit nila yung word na administration, at lagi niyo po yan maririnig sa isang Pido Baptist Federalist kapag pinag-uwi administration. Yung sulat ko parang called covenant. Pangit. So, ginamit nila yung administration, pero sa Confession of Faith, ano po yung ginamit? Is revealed in the gospel. So, napakalaki po yung pagkakaiba na yun. Ang ginamit ng 1689 is revelation. In
instead na administration. So yan yung malaking pagkakaiba na parang hindi natin makita, pero malaki po yan. Bakit? Remember yung context po ng Confession of Faith. Dalawa po yung confession, yung 1644 and 1689. Alam nyo ba na kaya yung kapag din-research nyo sa internet, lagi yung may slash 77 or 89 or mayroon yung slash. Yung 77 ay yun yung natagpuan sa Church of Nehemiah Pax. Pero kaya mayroong iba't ibang version ng confession kasi pinapa-edit yun ng mga Presbyterian during that time, yung mga Puritan, yung mga nasa Westminster. Kasi ang focus, ang gusto mangyari ng mga Baptist that time, kasi kaya pag binasa niyo po yung introduction ng Confession of Faith natin, sinasabi ng confession, hindi kami mga Anabaptist. Kasi pinagbibintangan nga yung mga particular Baptist during that time na mga Anabaptist. So kailangan maglabas ng public document ng mga particular Baptist na kaisa ng mga Reformed Confession that time, kinopya nila yung available na mga confession, yung Savoy Declaration of Faith, Westminster, at may tinatawag pa na confession. Kinopya nila yon para masabi, ma-send nila yung message sa public na kaisa kami. Mga Christian, mga Reformed Christian kami. Kaya kailangan nilang i-public para ma-scrutinize. Para ma-check nila publicly. So, ang gusto ko lang point, kung parehas lang yung covenant theology ng Westminster at 1689, why not kinopya na lang ng isang 100%? Eh, di ba nga gusto nga nila ay unity? Yun yung point nila. Pero ang point dito, dahil may pagkakaiba, bagaman parang po konti, pero nag-iba, ibig sabihin, malaking bagay yun. Big deal yun para sa mga particular Baptist. Kasi yan, kung tutusin, ayaw nga nilang maiba. Kasi nga, pinagbibintangan silang mga Anabaptist. Pero dahil nag-iba dito, kailangan makita natin, bakit? Kailangan mag-iba. Dahil magkaiba yung covenant theology ng Westminster Confession of Faith at 1689 Confession of Faith. So ito po yung 1689 Federalism position, yung one covenant under two administrations ng Westminster, pero sa Federalism 1689, a covenant revealed progressively and formally concluded. So ibig sabihin, prior to the new, wala pang nangyayaring covenant. Revelation pa lamang siya. Promise. And na-conclude or na-consummate in the coming of Christ. So for the Baptist, there was only one covenant of grace which was revealed from the fall in a progressive way until its full revelation and conclusion in the new covenant. So doon sa Genesis 3:15, hindi po yung covenant, kundi yun po yung seed ng new covenant, yung pangako. Eh, kung pipilosopohin po natin yung Genesis 3:15, hindi pa natin gagamitan ng exegesis, isang reading po, imposible po na covenant of grace yun. Kanino po, sino po yung subject ng Genesis 3:15? Sino ang kausap doon ng Diyos? Sino? Yung ahas. Ibig sabihin, malamang makipag-covenant si Yahweh sa ahas. So, hindi pwede maging covenant of grace yun kung sa first reading. Pero tingnan natin, bakit itong paniniwala ng mga Baptists? At ang nakikita ko pong pinaka-issue ay yung pong interpretation natin ng scripture. Yan po yung pinakamalaking issue. At ito po tayo pupunta sa biblical and theological arguments. Ito yung root ng pagkakaiba, yung root ng discussion, yung pagkakaiba ng view nila sa typology, yung types and shadows,
anino. So, sabi po ng Hebrews 9:24, ito po yung basic understanding natin sa typology. Christ has entered not into holy places made with hands. So, sabi niya sa Hebrews 9:24, hindi siya pumasok sa templo na ginawa ng tao sa kamay ng tao. Yung binabanggit po dyan ay yung mga old covenant ceremonies, temples, sacrifices. Yun yung binabanggit dyan kasi kapag binasa niyo po ang Hebrews 9, yan ay comparison ng old and new covenant. Sabi ni nung author ng Hebrews, hindi daw siya pumasok sa banal na lugar o sa templo sa pamamagitan ng gawa ng mga kamay. Pero ang sabi niya, which are copies of the true things. So, my first level, yung mga Old Testament sacrifices, sabi ko nung author ng Hebrews, hindi daw siya pumasok kagaya ng mga ginagawa sa Old Testament, yung mga sacrifices doon. Pero sinabi niya, they are copies. Ibig sabihin, types. Types and shadows. But into heaven itself, pero sabi niya, now, to appear in the presence of God in our, on our behalf. So, mayroong typology or pag-anino yung ginagawa dito ng author. Sabi niya, yung pagkakaiba, ang gawain daw ni Christ ay hindi siya pumasok kagaya ng mga priests in the Old Testament, pero ang pagkakapareho, yun ay copies lamang, anino lamang nung ng Panginoong Hesukristo. Sabi ni G.K. Beale, the study of analogical correspondence among revealed truths about persons, ito po yung mga events in the old, yung mga tao like Joseph, Moses, yun yung binabang niya, events, institutions, yung mga sacrifices, yung Passover, yung mga binabanggit dyan. Sabi ni G.K. Beale, and other things within the historical framework of God's special revelation, which from a retrospective view are of a prophetic nature and escalated and are escalated in their meaning. So, papaliwanag po natin, kapag pinag-usapan po natin yung typology, una, meron itong analogical correspondence. Meron siyang message. Meron siyang mensahe na itinuturo. Pero at the same time, nananatili po yung historicity. Ibig sabihin, hindi po pwede i-evaluate natin yung nangyari sa history. Hindi, dapat tumuturo yan si Christ. Wala na tayong pakialam kung ano ba yung nangyari doon sa time ng Israel. And then, appointing forwardness or yung pangako na itinuturo niya, escalation and retrospective. Basically, sa Baptist position, sabi ni Rene Han, times have a meaning in an immediate and provisional context. Ito po yung parang mas madaling maunawaan, sabi ni Rene Han. While at the same time, they point to a greater and other meaning in a final and messianic context. So ito po ang tawag po dito ng mga ngayon, yung mga modern 1689 Federalists. Two-tier typology. Ang ibig sabihin po ng two-tier typology, yung sinabi ni Rene Han, kapag daw pag-uusapan natin yung mga typology, yung Passover lamb, yung Passover, yung mga sacrifices,
kailangan natin tingnan yung first level, ano yung gamit ng mga events na yun o ng mga sacrifices na yun during that time. Bigyan po natin ng example. Ginamit po natin yung Hebrews 9. Buksan niyo po ang inyong pong Bible sa Hebrews 9. Gagamitin po natin ng example itong Hebrews 9. Sabi po dito, sa 11, pero hindi po natin babasahin. Sabi po dito, verse 13, Hebrews 9 verse 13, "For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled person with the ashes of a heifer sanctify," ano po yung immediate context na gamit ng mga sacrifices na yon? Ano po? "For the purification of the flesh." So, kailangan natin makita yung context na yon. Yung daw, mga ordinary sacrifices is carnal. Hindi ko po ginagamit ng negative yung carnal. Yung ibig sabihin po nun ay temporal, physical. Yun po yung ginamit. Ibig sabihin, yung hindi po natin pinag-usapan yung mga events, pero yung mga sacrifices pa lamang using Hebrews 9:13, ibig sabihin, yung immediate na ginagawa ng mga sacrifices in the Old Testament is for the purification of the flesh. Ibig sabihin, ito ay ceremonial upang mapatawad sila sa kanilang kasalanan as a nation of Israel. Ang unang gamit po, ang immediate usage ng mga yon, yun yung actual na ginagawa noon for the purification of the flesh. Sa tuwing nagkapasala ang nation ng Israel, ano po ginagawa nila? Nag-aalay sila ng mga sacrifice para mapatawad po sila sa kanilang kasalanan, not for their salvation. Hindi po yung pangkaligtasan. Yung pong redemption sa Israel, sa kamay ng mga Egyptyo, hindi rin po yung pangkaligtasan. Yun ay mga redemptive event ng Diyos sa nation ng Israel. Yun yung first level. Kaya sinabi ng mga two-tier typology. So, kailangan, kapag pinag-usapan po natin yung typology, kailangan bigyan natin pahalagahan yung immediate context, immediate usage ng mga sacrifices na yon, yung mga events na yon, kailangan hindi basta tatalo tayo, si Christ yung tinuturo niyan. At makita muna natin yung immediate. At yun nga, nakita natin dito na yung pagsasacrifice, yung first level na ginagawa noon, yung immediate na ginagawa noon, is for the purification of the flesh. Pero wala itong kaya ng maglinis, mag-regenerate, magbigay ng salvation. At yung second tier nung sacrifices in the Old Testament, ano naman yung tinatype niya? Ano yung tinuturo niya? Yung second level ay yung verse 14. "How much more will the blood of Christ," makikita niyo yung distinction, "who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God." Again, ano po yung inaalay nila ng mga sacrifices in the Old Testament without blemish? So yun yung magkakapareho. Ang pagkakaiba lamang, walang kakayanang maglinis ng kasalanan eternally yung mga blood ng goats and bulls. Kung yung Old Covenant as a type, naglilinis siya ng kasalanan ng nation ng Israel para mamintay nila yung prosperous life nila in the land. Pero yung pagkakaiba, yung blood ni Christ, ano pong sabi dyan? "Purify your conscience from dead works to serve the living God." So yun yung malaking pagkakaiba. Yung mga sacrifices in the Old Covenant, hindi po yun for salvation. Hindi po yun naglilinis ng kasalanan.
Pero may secondary level siya, yun yung gospel sa tanging, sa isang elect Israelite. Sa non-elect Israelite, hindi yung gospel. Ginagawa niya lang yun as part ng nation ng Israel. Pero sa isang elect Israelite, yung kulang na revelation na yun, sufficient yun para ibigay ng Lord ang kanyang grace para i-preach doon sa isang elect Israelite ang ebanghelyo. So, same sacrifice, pero may magkaibang gamit sa elect at non-elect Israelite. So, ganun po dapat natin siya tingnan. So, the Presbyterians and the Baptists did not see typology in the same way. Sa Presbyterian kasi dahil niniwala sila sa one covenant of grace with multiple, with distinct administration, yung kanilang typology, yung kanilang types ay nasa loob ng covenant of grace. So nakapaloob lang yung types nila. Naniniwala, don't get me wrong, hindi po natin minimisinterpret sila, naniniwala po sila sa typology. Yung ganung idea, naniniwala sila, ang malaking pagkakaiba lamang, nasa loob lang ng isang covenant of grace. Pero sa 1689 Federalism, type, old covenant, and then anti-type, new covenant. So, ma-clear yung distinction. Ibig sabihin, ganun kasimple. Yung palang old covenant ay types and shadows ng new covenant. Kaya hindi kagaya dito na isang covenant of grace, inaalinuhan niya ang kanyang kapwa. Sarili niya yung inaalinuhan niya. Dito, malinaw, hindi naman po ako isa lang sa anino ko. Anino ko yun, pero hindi ako yun. Anino lang yun. Parang, kapag po kayo ay pupunta sa aming church, meron po kayo makikita ang signpost, Trinity Bible Church. Hindi naman sasabihin ng mga pupunta, ay, ito na ako, okay, ito, maganda to. Ito yung Trinity. Hindi lang masyadong mature, pero ito yung Trinity. Hindi ganun, di ba? Yung signpost na yun, ng Trinity Bible Church, itinuturo lang ako kung saan yung totoong Trinity, yung building namin. Eh, ganun po yung old covenant. Hindi siya covenant of grace, pero gracious siya in the sense na itinuturo sila sa Panginoong Jesucristo. Sa mga non-elect, pinapakita yung condemnation ng sin. So, ganun yung ginagawa. So, sabi ko dito, for the former, the time and reality proceeded from the same covenant, while for the latter, the type and reality constituted two separate covenants. So, inaalinuhan niya ang kanyang sarili sa case ng Westminster, sa 1689 Federalism, magkaiba. Type and anti-type. Old covenant and new covenant. So, bakit naging bago yung old covenant, yung newness ng new covenant. Kinuha ko ito kay Pastor Joseph. Buksan po natin ang Jeremiah. And then, pwede po tayo mag-break after this, I think. Jeremiah 31. Familiar na po tayo dito. 31 to 33, 34. Sabi po dito, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke,
though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. So yan po yung pangako ng New Covenant, at ininterpret po yan infallibly ng Hebrews 8, 6-12. At ang naging comparison ng interpretation ng New Testament ng Old and New Covenant, ang result ng kanilang comparison, the New Covenant is better than the Old Covenant. So yun yung naging result ng comparison ng Hebrews 8. At malinaw po dito, yung word na not like, hindi yun yung covenant na ibibigay. Ibang covenant, explicit po yun. So, ang basis po natin, the New Covenant is better on the basis of its better promises compared to the Old Testament. E diba, nabanggit na natin yung gamit noong sa Hebrews 8:13, yung mga sacrifices nila ay naglilinis for the purification of the flesh. Pero dito, ang pangako ay spiritual. Ilalagay daw yung utkautusan ng Diyos hindi sa tapyas ng bato, kundi sa puso ng manghihirang, hindi pisikal. Nang nakita niyo yung malaking pagkakaiba sa Old Covenant, pisikal din yung pagbibigay ng utos. Isinulat sa tapyas ng bato na ilang beses binasag dahil paulit-ulit na susuway. Sa case ng New Covenant, spiritual na daw dahil ilalagay sa puso ng mga elect. So, nagsabi noon, verse 34, hindi po niya ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng tagapagturo. Ang ibig sabihin po niyan is yung New Covenant, hindi kagaya ng Old, ay magiging kakayanan na magbigay, magbibigay siya ng kakayanan na makapanampalataya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na makasunod tayo sa kautosan, not just externally but internally. So yan yung binabanggit dito. At ang key, para maunawa natin yung distinction, yung simpleng definition po natin ng covenant, dito ko po siya tinitingnan. A covenant is formal relationship whereby mutual agreements exist between two or more parties that involves proposals, stipulations, obligations, promises, consent, and sometimes penalties. At yan kung ngayon ay nangyari sa Old Covenant, nakita natin as physical, ibig sabihin ito ay temporal and physical covenant, so hindi po siya covenant of grace. So ang doctrine po natin, unlike the Old Covenant, the New Covenant is a more excellent covenant because of its promises. Iba yung dala-dalang pangako ng New Covenant compared to Old. Sa Old Covenant, ang kanyang ginagawa is for the purification of the flesh, for the prosperity of the land. Hindi yun yung pangako ng New Covenant, but salvation. Sanctification, makikita natin yan mamaya. So, sinagot ni John Owen, how are the New Covenant promises better? Sabi ni John Owen, doon sa Old Covenant, it lacks its solemn confirmation and establishment by the blood of the only sacrifice which belonged to it. Before this was done in the death of Christ, it had not the formal nature of a covenant or a testament as our apostles proves. Ginamit natin in Hebrews 9. For neither, as he shows in that place, would the law given at Sinai have been a covenant
had it not been confirmed with the blood of sacrifices, to that end, the promise was not before a formal and solemn covenant. Ang ibig sabihin po dito ni John Owen, na ratify, na formalize ang covenant, ang old covenant, hindi by the blood of Christ. Binasa na natin kanina, paano na ratify yung old covenant? By the blood of goats, bulls. So, kaya sinasabi ni John Owen, better! Iba itong new covenant dahil ito ay na-ratify through the blood of Christ. So, yung point natin kanina sa Hebrews 9:13 and 14. Magkaiba ito dahil magkaiba ng sacrifice, magkaiba ng mga promises. So, doon muna natin tingnan ito. So, mamaya itingnan natin yung establishment, blessings, and the role of the Holy Spirit. So, question and answer po muna tayo sa ngayon. Question po? Clarification? Regarding dun sa, di ba, ano, nasa tablets of stone siya in the Old Testament, pero alam natin na meron ng mga elect na Israel during that time. So, at that moment, during the time of the Old Testament, though naka-inscribe sa stone, yung mga elect sa Old Testament ng mga Israelites, yung commandment ng Diyos ay nasa Kailangan natin maunawaan na same salvation blessings ay tinanggap ng Old and New Testament. Walang pinagkaiba. Ang nagkaiba lang is yung degree ng appreciation, degree ng revelation and knowledge. Pero yung blessing in and of themselves ay isa lamang. Nakatanggap sila ng regeneration, adoption, sanctification, justification. Hindi pa ganun ka-clear kagaya kung gaano natin na ipapaliwanan yung sanctification ngayon, pero yun ay natanggap nila experientially. Kaya si kaya diba sa Hebrews 11, yung mga men of faith, nakapagpatuloy sila dahil dun sa pananampalataya nila. Bagamat yung two-tier typology is limited doon sa Kanaan, pero yung message na dinadala noon is beyond doon sa Kanaan. Yung sinabi nung Hebrews 9:24, yung they are which are copies of the true things. Ginamit na true. Sabihin, bagamat may immediate context, yung message noon, yun yung nagbibigay ng blessing doon sa mga elect Israelites. So, natanggap nila yung mga salvation blessings kung paano natanggap natin. So, nagkaiba yung degree of revelation and appreciation, of course. Sige, Ted. Sa WC, yung paano sa kanila yung view ng kaligtasan ng mga tao sa Old Testament? Kasi parang dito sa 1689, sa promises. Sa kanila, ang tawag nila dun sa mga sacraments in the old, though pwede po natin yung ang tawag dito, pwede natin i-adopt, pero tawag po nila dun sa mga sacrifices dahil na administration siya ng covenant of grace. Yun ay mga means of grace. Ibig sabihin, di ba kanina, sa kanila, hindi nila tinatanggap yung two-tier typology na ito kasi parang individualize yung message. Kumbaga, kung ilag yung Israelite, eh tsaka lang siya gospel. Sa kanila, objective proclamation ng gospel, yung mga, halimbawa, yung ang understanding nila kapag nabanggit yung obedience sa time ng Israel, at tsaka yung belief, naniwala sa kanila is faith na kagad yung kay Christ. Pero kapag babasahin natin yung context,
yung obedience nila ay obedience nila doon sa mga utusan o sa covenant na hindi pang kaligtasan. Pero para sa isang Pino Baptist, tinitingnan nila yun as evangelical obedience. So ang salvation nila, nandun sa mga events na yun, kumbaga for them, salvific yun. Then, sa madaling salita na lang. Kumbaga objectively nagtuturo yun kay Kristo. Si Kristo, yung laman nun, kumbaga gano'n. Pero sa atin, may ganung sense, pero tinitingnan muna natin yung immediate na nangyari. Na kagaya nung sinabi nung Hebrews, na hindi for the purification of the conscience yung goats, kundi yun ay para sa nation lamang ng Israel, para ma-purify sila, mapatawal sila sa kanilang kasalanan. Pero yung anti-type nun, yun yung gospel. Sa kanila, walang ganung two-tier typology. Sa kanila, yun mismo yung message ng gospel. Nakakuha ba? Kumbaga, pag nag-sacrifice sila, yun na yung si Christ yun. Nakikita ka, salvific yun. Yun na lang. Salvific yun sa kanila. Yun ang understanding nila sa Old Covenant. Kumbaga, dahil na under siya ng Covenant of Grace. Sige. Sige, Pastor. In follow-up doon, so sa WCF, kasi parang general lang to, hindi naman lahat. Pero may distinction pa rin sila na in-obey ng mga old covenant people, yung mga sacrifices na yun, pero unsaved sila. Ang nagiging problem is nire-define nila yung mga yun as evangelical obedience. Na malinaw na hindi pa yung evangelical obedience kasi for the nation of Israel. Pero dahil na doon sa kanilang model na administration ng covenant of grace, tinitingnan nila yun as evangelical obedience. Eh yun nga, doon magiging problem. Paano yung mga unsaved na mga nasumunod doon sa sumunod doon. Kaya pinapaliwanag natin na hindi pa yung evangelical. National yun for the nation of Israel. Kundi yung anti-type noon, yung mga pangako ng ebanghelyo, yun yung nagligtas doon sa mga elect. Parang ang mangyayari, pag ganun yung paniniwala, sila sa Old Testament, maliligtas na agad sila kahit wala pa, hindi pa dumadat ng Panginoon Jesus kasi pang salvation yung mga sacrificio nila. Well, in fairness naman sa kanila, same pa rin naman na si Christ, kaya gina-argue nila na si Christ yun. So ang nagiging problem lang is yung pinaliwanag natin kanina, two-tier typology. Now, ito, pwede po magkamali dito, pero sa tingin ko, ay hindi nila nabibigyan ng emphasis yung nature noong type. Kumbaga, ano yung immediate na gamit nung mga yun? Dahil tumatalan agad sila sa conclusion na si Christ to. Pero nawawala, kaya yung belief nila, papasok dito, pasok yung infant baptism. Dahil part siya, na ginawa siya ng nation as Israel as evangelical sacrament, obedience, eh gawin din natin sa New Covenant. Yun yung mga implication noon. Kaya mabigat yung issue na ito. So, si Christ pa rin yung salvation, of course. Pero yung nga sa kanila, evangelical na yun, hindi mere natural, national or natural. Ito yung pagkakaiba natin. Na binibigyan natin ng halaga, ano yung context nun, ano yung gamit talaga nun. Bakit sa kanila pinagawa yun? Hindi dadang tayo na si Christ yun. Totoo! Pero kailangan nun natin yung immediate na gamit nun. Kaya may two-tier typology. First level and second level. Kaya sabi nung Hebrews 9:24, which are copies of true things. Ibig sabihin, iba. May true things. Copies lamang itong mga ito. Yun yung ang clear doon sa Hebrews 9:24. At doon sa illustration ko kanina about signposts. Yung signpost na yun, hindi yun yung Trinity Bible Church, hindi yun yung building na Trinity Bible Church. Signpost lang yun na nagtuturo kung saan yung Trinity Bible Church. Sa kanila, ito na yun. Grace na to. Ganun sa kanila. Kaya,
pasok yung infant baptism dahil nga sinircumcise sa Old Covenant yung mga bata. Ibig ba sabihin na yung lahat ng evangelical obedience sa Old Covenant ay at dahil Covenant of Grace na rin sila lahat, no? Sa Westminster. Tawag nila doon ay evangelical obedience. Obedience. Kaya meron sa kanila covenant breakers. Oo, kaya may covenant breakers. Maging sa new covenant. Oo, kaya yung model na yun, in-apply nila sa new covenant. Kasi nga, dun sa idea nila na administration. So, sa new covenant, may administration din. Yung general, yung ang tawag po nila dito. Ganito yung kanilang understanding ng new covenant. May external administration. Both believer, both elect and non-elect, and then internal. So, sa external, magkasama dito yung elect and non. Sa internal dito ay elect lang. So, kaya balik sa kanila ang mag-baptize ng bata dahil sa ganito. Sa New Covenant yan. Sa New Covenant. Kumbaga na-apply pa rin nila itong dalawang yung administration. One covenant of grace with two administrations. So administer sa external at internal. New Covenant. Okay, i-clarify ko lang. Ibig sabihin yung pagiging external member nila, part na yun na dahil meron silang evangelical obedience. Oo, kasama na yun. Kaya pwedeng magkaroon ng covenant breakers in the same way na nagkaroon ng covenant breakers sa dahil nga same lang sila ng covenant of grace. Magkaiba lang ng administration. So, follow up din to bro. So, ibig sabihin yung nasa external, ginawa nila yung act itself without kahit wala yung true faith. Oo. So, again, both elect and non-elect yun doon. Kagaya rin yung, di ba yung Israel, both non-elect and elect yun nandoon. So, kinopya lang yun ng yung sa new covenant na eklesyon. Sa Baptist, walang ganito. We assume na lahat ng mga believe ng member or na-baptize are elect. Until kung ma-prove na ano na naglagay ang Lord ng means para mapatunayan na sabi ni John, they went from us because they are not of us. Hindi sinabi na external. Hindi sinabi. Kaya sila umalis. Kaya sila nag-apostate dahil in the first place, hindi talaga sila member ng New Covenant. Pastor, di ba ang ano, Covenant of Works is directly kay Adam? So, ibig sabihin ba lahat ng history sa Old Testament is under ng Covenant of Works? Hindi, hindi ganun. Yung Covenant of Works ni Adam, hindi siya nagpatuloy sa Mosaic Covenant. Ibig namin yan. Hindi na pwedeng maulit yung Covenant of Works kay ni Adam. Hindi na siya pwedeng ma-reinstitute. Yan yung magandang clarify, maganda yung question mo. Kailangan natin clarify yan. Yung Covenant of Works kay Adam, wala na siya, broken covenant na siya. Wala na siyang redemption. Ang ginagawa na lang ng Covenant of Works ni Adam is yung effect ng sin. Eternally. Yung pain, suffering, sickness, yun na lang yung ginagawa, condemnation, yun na lang yung ginagawa, yun na lang yung effect ng covenant of course ni Adam. So wala na siyang redemption, hindi na siya pwedeng ma-institute. So kapag sinabi natin na covenant of course yung Mosaic Covenant, hindi ito yung covenant of course ni Adam. Ito ay type lamang because of sa sense ng perfect obedience. Kailangan ng obedience. So, tinatawag natin siyang covenant of works dahil tight lamang siya dahil dun sa same principle na do this and live. Pero yung do this and live ng Israel kasi napakita natin, nangingi pang salvation. Para yung sa land ng Canaan. Do this and live para mabuhay kayo sa Canaan. Yung kay Adam kasi for his glorification. Hindi salvation, for his eschatology.
So yun yung malaking pagkakaiba. Eternal yung kay Adam, yung kay Moses is temporal. So hindi yun yung pagpapatuloy ng covenant of works. Ibang covenant of works yun. So, doon sa covenant of works ni Adam, stipulation is pwede niyang kainin lahat tapos maging keeper siya at panatuliin niya yung kaisan sa Eden. At kasama doon sa stipulation is pagkakain. Mm. So, paano ma-attain ni Adam within yung sa mga stipulation na yun, yung glorification niya? Kung yung question na kung paano, I think may probation si Adam. Ang view ko nga kasi dyan, pwede ninyo ito maging view, pero ang view kasi dun sa Garden of Eden, kinakain ni Adam yung Tree of Life. Sacrament yun for Adam para makita niya yung faithfulness ng Panginoon, para maranasan niya yung faithful, ma-remind siya na ang Lord ang Creator. So for me, yung Tree of Life, kasi hindi doon sinabi kapag re-reviewin niyo yung text, ang ipinagbawal lang doon ay yung Tree of, yung nagbibigay ng knowledge of good and evil, yun lang yung pinagbawal. Pero sabi doon, lahat ng tree, pwede yung bunga ng puno, pwede yung kainin, yun lang yung pinagbawal. So, I think mayroong provision yung, hindi ko alam gano'ng tagal yung probation, pero I think may probation yung kung kailan siya mag-glorify. Kung siguro lang, kung na, siguro yun na yung test talaga ng Ahas, kung hindi yun nangyari, eh mag-glorify siya. Siguro yun na yung final test ng probation. Nung tinep sila ng Ahas, I think yun yung, pwede natin tingnan sa gano'n. Kasi namumuhay na si Adam na ano eh, blessed na siya doon sa Garden of Eden. Tapos yung Garden of Eden ay prototype ng mga temple worship. Yun na yung type ng mga magiging worship sa progress ng Revelation. Yun na yung prototype yung Garden of Eden. Kaya diba, kung gaano kay special yung temple in the Old Testament, special din yung Eden. Kaya di ba nung sila ay nagkasala, pinalis sila, tsaka malino doon na special yung Eden, hindi siya yung buong creation, kundi may special yung Garden of Eden. So, ganun ko siya tinitingnan, mayroon ng temple worship doon, na ang king, ang prophet, priest, and king ay si Adam. So, may sacrament doon, kasi lahat ng mga temple worship ay may mga sacraments. At yun nga, sa view ko, at nabasa ko ng G.K. Bill, sacrament, kinakainan niya yung... Ngayon niya yung view ni G.K. Bill, sinabi lang niya na pwede gano'n. Kinakainan nila yung bunga doon sa Tree of Life. Yun yung personal view ko sa pagdating ko. So siguro, ang pwede natin sabihin is, kung napagtagumpayan nila yung temptation ng Ahas, doon na yung glorification. Sige. So, sa akin kasi meron tayong clear distinction ng ano yung pagiging new ng New Covenant. Paano nag-view ng WCF yung word na new? Ano yung understanding yun? Mature. Na dito, ano yung illustration nila na progressive. Same covenant na nagmamature lang. So ganoon nila tinatingnan yung newness of the new covenant, yung maturity ng new covenant. Maturity, dati ay buto, naging puno, nagkaroon ng bunga, naging glorified yung bunga, ganoon nila tinatingnan. Same. Sa atin, hindi covenant yung nagpo-progress, kundi yung promise. Sa kanila kasi yung covenant mismo yung nagpo-progress. Ganoon nila tinatingnan yung newness, yung maturity ng covenant. So parang ano siya, new edition? New edition. Old Testament part 2. Old Testament 2.0. Siguro lang. Asan mo na siguro?
Anong pinagkaiba ng neto na 1619 and federalism dun sa mga classical Baptist? Yung mga classical na view like Jewett, Paul Jewett I think, is ganito rin yung view nila. Na one covenant of grace with multiple administration. So ganun din yung view na nilagyan nila ng... Pero may mga nuance yun, syempre hindi nila papayagan yung implication ng infant baptism. Ibibigyan rin nila ng emphasis, yung binigyan natin ng emphasis kanina, na yung mga rites, sacrifices, bibigyan rin nila ng emphasis na national din yun. Kagaya ng circumcision, para lamang yun sa nation ng Israel. So, same gano'n pa rin, pero bibigyan din nila ng emphasis na national yung mga sacrifices, rites, events, for nation ng Israel para mawalan ng place yung infant baptism. Pero sa akin, may confusion at saka para naging selective kung ano yung nag-continue. Sa 1689 federalism kasi clear na type yung Old Testament or Old Covenant, anti-type or ito yung reality ang New Covenant. Sige. Kinoconsider natin ng mga kapatid sa pananampalataya yung ano, Pedro Baptist. Pero dinidisagrehan natin yung ano, yung infant baptism. Tapos nagbabasa tayo sa conscience nila, mm-hmm. Mga conscience sa conscience natin dapat believers baptism sa kanila Pedro Baptist. So nagkakaroon ako sa isip ko ng ano, parang, so hindi siya sin sa kanila. Kasi, both ay nag-accuse ng sin. Okay. Tayo, ina-accuse natin sila kasi nabagtay sila ang unbeliever. Oo. Pero sa kanila, masakit yun kung narinig nila yun. Oo. So, sa kanila, nagsisin tayo dahil hindi natin binabagtay yung mga anak ng unbeliever. So, ganun nila tayo tinitig. Ganun na, both lang. Tayo, ganun natin sila. So, sa langit na lang yung kasalanan na lang mag-ano. Kung paano musgana. Si Rob pinatawad sa kasalanan ng pag-ano. Sa hindi pag-baptize. Kasi pinatawad naman na ni Christ yung mga kasalanan. Kaya rin yung pag-baptize na pag-baptize. Kasi tayo, di ba, may paniniwala. May book tayo na paniniwala na meron pa rin kamalas sa pananampalataya na banggit mo kanina. Sa atin, kahit may nag-profess as may binautismahan, may possibility na hindi nilect yun. Sa kanila din, yung baby, ganun din. Ganun din. Pag lumaki, may possibility na hindi talaga siya Christian, kahit na rin siya ng parents niya sa isang Christian family. Mm-hmm. Diba? So, ang malaking halang pagkakaiba nito, sa kanila, objectively, binaptize nila. Sila yung sa atin naman kasi, is, upon profession of faith. Kumbaga hindi natin sinadya. Kumbaga nakabasa tayo sa profession of faith ng believer. Genuine ba yung faith niya. Ayun nga, kaya alam na ng mga apostle, alam na ni Christ na mangyayari na magkakamali ang church. Kaya may mga means para tanggalin kung hindi talaga believer. Sige po, yun ang ganun po muna. Sige po, mamaya.